question goes to the theme, men's or judges. Dudugtungan ko lang yung ano din, opinion din. How do you exactly detach yourself when you tend to judge a particular dance group when you are so attached to the story, to the kind of genre na dance nila? How would you want, how do you exactly detach yourself when you judge a particular group? I think yung decision na yun kasi nasa sa'yo. You understand? So, of course, tao kami. So, if there's something na matatamaan kami sa puso namin, of course, that's a factor din. Yung may attachment na kami kasi sa lahat ng mga contestants na sumali dito. We got to interview them, we got to know their stories, we got to meet their families, yung kung camaraderie or whatnot. So, yung attachment din ba? But, in the end of the day, yung siguro yung mentality naming judges, it's still a competition. So, there's other factors din na it clouds then the emotions. Kasi, apart from the emotions, lalabas at lalabas kami. Pero pag nalabas mo na, then you become technical about the dance. Then pwede mo nang i-pinpoint kung ano yung sa tingin mo na pwede pa i-improve or hindi. So I think yung talagang hindi namin may iwasan that we get, you know, moved by the performance. Pero, hindi namin din inaalam na mag-dictate yung emotions namin para sa judging. And I think, lagi kami nag-uusap. We always talk and we communicate with each other because we all want to be in the same page. And especially, pangarap kasi ito ng mga tao. So, we really are trying our best to help them succeed and also, para marating nila yung pangarap. So, that's my opinion. Okay, in my case, I think that ako talagang hindi ko ma-detach talaga sa sarili. Okay, I'll be honest. Ang ginagawa ko na lang, kino-compartmentalize ko kung ano yung role ko sa buhay nila bilang dancers. I will be there from beginning to end. Pag may nahulog dito, pag may umiyak, andito kami para sa kanila. And when they're dancing, before they dance, sometimes you hear us, sinisigaw namin yung mga pangalan nila, oh, hi, man, ganun, ganun. And that's still part of the being attached to them. Now, mind you, pag nag-umpisa na sila, syempre, iba yung minsan yung pinapakita nila from tears to fears. And that's great to see. But people, like the dancers, they compartmentalize. They cannot come up on stage and think of the drama and, you know, they're dancing. Pero alam nyo naman, di ba yung pinag-iirap yan sa buhay namin, di ba? No, they come on stage and they perform. Same with us. I think it's better to think that we compartmentalize. We say, okay, you're the judge now. After, oh, kuya naman ako sa'yo. After that, oh, sige, I'll be your dad. But it all has to do with being connected to them. Kasi once you detach yourself, you have to also, siguro, you can also become cold and become too technical when you actually see the, you know, ang ganda-ganda na ng performance nila and you're scrutinizing every little thing. Hindi naman talaga mga. So you have to be very careful with that also. So that's how I think, and I think that's how it's been with the three of us also, with all of them. Yes. Her Majesty. Ako naman po, hindi maiiwasan eh, yung magkakwento sila. So ma-attach ka talaga. Tapos yung sasabihin mo sa sarili mo na, makarelate ako. Minsan sa buhay mo, pwedeng na-experience mo din yung na-experience sila or nangyayari mismo sa'yo yun. So, nandun, ma-attach ka po talaga. Pero, after nun, kailangan alisin yun. Kasi dun tayo sa performance nila, dun tayo sa sayaw nila. Sabi nga, state the obvious. Kasi, kung hindi namin sabihin, pero nakita sa camera, sabi niyo mali. Diba? Kaya, very honest naman kami sa kanila. At pag nakita niyo po yung mga contestants, pag sinasabihan namin, kung kunwari, nakita namin may nagbanggaan, may nagganyan. Kita mo sa mukha nila na alam nila na meron silang mali. Pero, ramdam din nila sa amin na nakaka-relate kami sa kwento nila. Pero, ibabalik namin na competition to.
babalik at babalik kami sa competition. Can I just add one last thing? I'd like to reflect on when nung estudyante ka ako. Kasi I've had teachers na talagang naging special sa akin. And I'd like to make that I became special to them also. Their teachers in the classroom, paglabas namin, we're almost like friends. Pero pagdating sa exam, in class, they're not there to attach themselves na tutulungan nila ako magkaroon ng tamang sagot. No, I have to prepare for it. They have taught me well. So I have to, dapat panindigan ko kung ano yung tinulungan nila sa akin. And then I have to perform well with my test. Pero kung lumagpak ako, they've never treated me na parang, wala, wago pa kasi eh. Hindi ko sinong ganun. No, they go back to be the kind of teachers that they're meant to be. So I think I've learned a lot from my teachers back in school. So that's what I try to apply also with the dancers. Follow-up question for the three teachers. Among all the discipline of dance that you've observed and you've seen on stage, of course, you know yourselves also na meron din kayo limitation as humans and as dancers. What particular discipline sa dance would you want to learn more and apply it to yourself? That's a tough question. Wow. Nakakundin ko na lang yung pinalabas last week. Yung pag-point-point, na ma-point ko na yung tawag. For me kasi, yun nga, being a judge for role in dance kasi gives us the opportunity to learn more. And especially with other styles. And there ako, personally, may mga habitual things na I do when I perform. Na alam din ni Kuya Gano yun, na parang, wait, bakit hindi ko matanggal yun? Actually, before, my old choreographer sa States, lagi niyang hinahampas yung kami. Every time pag sumasayaw ako. As in, like, habang sumasayaw, nakikita niya kasi gumagano yung kami ko. So, it's very, di ba? Kineto ko kay Kuya Gano, so it's very loose. Kumbaga, kahit gano'n ka lakas yung pa, pero yung kamay mo ganito, ang pangitin na, di ba? So, repeatedly, as in, habang sumasayaw ko, gaganamin niya, what? Ang gaganan ako natin? Bro, your hands, stop. So, yung mga ganong typical na habitual things na I would like to progress and I would like to get rid of, dito, ina-apply ko. So, kumbaga, every time na I dance, mindful na ako dahil ako pinagsasabihin ko yung mga dancers, or remember, point your toes, di ba? Don't flex, point lang, ganito. And minsan, sila, nakakalimutan din nila because it's habitual. So, and a lot of us kasi dito sa Pilipinas are not formally trained. They're self-taught. So, biro mo, galing din sa amin yung kailangan namin ituro kung ano yung tama, pero kailangan tama rin kami. So, it's really pressuring. We're all learning from each other. Yung bottom line yun. So, if I have to get rid of a habit, yung pagsasayaw na nakaganong lagi ko, yun lang. Pointing of the toes. No, I think yung sa akin kasi, I think one of the things that I've learned, no, the disciplines is yung pagiging kung dati ako ay isang performer na lagi may kumikitik yung katawan and I'm very conscious about my musicality. I think right now dami pa akong mas marami pa ako natutunan sa mga dancers na to. Na dati, during my time, kung may hit ang isang kanta, bam, 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 syempre, ang dating, I'll hit it a certain way, no? Pero, I'm learning from them the discipline of doing something na hindi in-expect ng tao, kahit na naririnig na nila sa tugtog yung kanta. Ibahin mo ang kanta. And that, for me, is one thing that has really opened up my mind. The discipline of being able to approach something and going away from what you've learned and applying the new things that you've learned. At hindi ko masasabi na ano ha, tulad ako ni Maha or Billy na he went to school, you know, he would rehearse all the time. Ako kung ano lang ang nilalaman ng puso ko, yun lang ang tinatawa ko palagi. But learning and going beyond the norm
and the discipline of being able to hear things and then visualizing things in a different way. I think that's what I've done. That's one thing I'm trying to apply. Yung sa akin, sumasayaw po kasi ako to NTT. Tapos, yung mga contestants, nakikita ko sila na sumasayaw sila for competition. And then sabi ko, iba yung passion talaga nila. So parang ako, nandun yung kukwestiyonin ko yung sarili ko din na yung ba yung musicality ko? Front beat ba ako? O nangunguna ba ako sa music? Ganyan yung hindi ko maiwasan i-check din yung sarili ko na minsan kapag nagsasayaw. At saka in fairness po sa lahat ng contestants, kahit na rehearsals na, parang walang hindi sila nagmamarking. Pull out kung pull out sila. Minsan kasi, isa din daw po kasi yun sa technique yun. Para, lalo na sa amin, pag sa ASA, parang you only have 1 hour to rehearse. So, kailangan talaga, pag nag-rehearse ka, ito todo mo na. Pull out na kaagad. Kasi, para kumapit na sa'yo kaagad yung dance, yung music. Para magandang yung kakalabasan. Pero yun nga, tulad ng mga napag-uusapan namin ni Tito Gary at ni Billy, pare-pares kami halos na pag sa rehearsal, ang ganda ng nabibigay namin. Tapos pagdating na sa stage, nandun din yung kaba, kahit na hindi competition. Minsan parang mas happy ka pa dun sa rehearsal. So, yun. Yun po. One last. For the host, I'm interested in paano